Kumpara noong nakaraang taon, mas kaunti ang mga bumibili ng paputok ngayon sa Bukawi, Bulacan. Kahit ilang araw na lang ay bisperas na ng bagong taon. Narito ang unang balita live ni Marisol Abdurrahman. Marisol? Ma'am Susan, bukas na ang lahat ng bentahan ng mga paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Ang kaso, wala pang gaanong namimili. Ganito ang itsura ng compound na ito sa bentahan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Tahimik, maayos. Malayong-malayo raw ito sa sitwasyon ng nakaraang taong December 29 at ganitong oras din. Mahina raw ang bentahan nila ngayon. Last year daw kasi at noong mga nakaraang taon, di na sila magkanda o gagas sa dami ng mga namimili. Ayon sa ilang dealer, maaari raw nagkaroon ng kalituhan sa mga mamimili kung may total ban nga ba ng mga paputok kaya hindi raw nagpunta kahit ang kanilang mga regular ng customer. Nakaapekto din daw ang pagsabog sa ilang establishmento dito sa Bukawi at sa Santa Maria kaya walang gaanong namimili. Gayunman, meron tayong natsyempohan ng mga ilan nila na namimili kanina ng maaga pa. Pero yun daw ay isinabay lamang sa kanilang lakad. Ipupuntahan kaya kailangan maagang umalis. Napadaan kami dito kaya nagtatanong-tanong na rin. Ito pag hinahabol namin, makabawi nila sa puhunan eh. Wala na po kayong makukuha, kita man lang o ano eh. Actually, Susan, ano, karaniwan na talagang 24 oras na ang kanilang mga operations simula pa noong December 16. Pero meron tayong mga napansin na kanina lamang nagbukas. Yun nga kasi dahil napakamatumal ang bentahan. So umaasa sila no, na bago nga yung December 31 ay talagang makabawi pa sila. Dahil gaya nga ng ating panayam kanina sa isang dealer, ang kanilang binabawi na lamang daw ngayon ay puhunan. Dahil hindi na raw nila inaasahan, nakikita pa sila ng malaki gaya ng mga kinita nila noong mga nakaraang taon. Susan. Marisol, ano, yung mga nakausap mo, mga nagtitinda, ano yung nakikita nilang dahilan kung bakit matumal? O talaga matumal na ba yan? Kasi meron pa 30, 31. So talaga ba sila nawawala na ng pag-asa, nalalakas pa yung benta nila ng mga paputok dyan, pailaw? Meron tayong mga nakausap na talagang nawawala na sila ng pag-asa dahil kung ikukumpara nga last year, kung maaari lang natin ipakita, no, dito sa area kung saan tayo naroon ngayon, nung nakaraang taon, punong-puno na raw ito ng mga sasakyan, napakadaming tao na daw as early as 6 or 7 o'clock, hindi na raw sila magkaanggaw-gaga sa dami ng mga namimili. Pero ngayon, nakikita nyo, I hate to use this term, Ma'am Suano, pero parang nilalangaw nga ang tawag nila sa ngayon dahil halos wala nga ang namimili. December 29 last year, gantong oras, ang dami-dami na raw tao. Ang nakikita nilang dahilan ay nalito raw yung mga tao kung meron nga bang total ban talaga ng fry cracker ngayong taon kaya natakot daw yung ibang mamili. In fact, yung mga umu-order daw sa kanila galing probinsya ay hindi raw nagpuntahan ngayon dahil natatakot sila na hindi rin nila ito maibenta sa probinsya. Ang isang naging epekto rin daw, late ang kanilang naging preparations kaya akala raw ng mga tao talagang walang magiging bentahan ngayon dahil nung nangyaring pagsabog sa Bukawi at sa Santa Maria, merong mga establishmento na ipinasara muna hanggat hindi sila nakapag-attend ng Dolles seminar na sinagawa to make sure na sinusunod ng mga dealer at manufacturer yung tamang pamantayan ano, para sa paggawa at para maging ligtas ang kanilang mga manggagawa ay isinara muna sila until mabigyan sila ng certificate. So kumbaga naging late din daw ang kanilang operation ngayon. Hindi raw problema, hindi issue, Susan, ang benta, rather ang presyo. Dahil aminado sila na tumaas ang presyo ngayon dahil konti ang supply. Pero kung talaga daw gustong mamili ng mga tao o gaano man daw kamahal ang kanilang benta ay mamimili at mamimili. Pero yun nga, ang kanilang yung problema, natakot daw kasi ang alam ng iba, may total ban nga ng mga paputok ngayong taon, Susan. Okay, maraming salamat, Marisol Abdurrahman.